ang laki ng pagpaut ng gobyerno ngayon sa virgin coconut oil against well not against but as treatment, as supplemental treatment against COVID. Kumusta po yung sales niyon? Na out of stock ba kayo ngayon? Oo. Tama na medyo na out of stock tayo ng virgin coconut oil locally at pati yung mga export natin ng BCO, in fact yung mga foreign buyers natin sa Amerika na napakadami na ng cases at sa Europa at ibang bansa ay ano na they want to book as far ahead as possible kung December. Oh, really? Book na nila kung ano yung wow. Ano nandiyan. So yes. Sa ekonomiya, sa kayo pala talaga ngayon sa ekonomiya ang talagang malaki ang pakikita mo, no? Buti naman. Oo nga, eh, parang sa mall nga, medyo nalulungkot tayo kasi di ba sa mall, parang nakakalungkot, daming parang walang bumibili, nakotin tao. Pero sa industriya natin ng coconut, opposite yung nangyayari. Busy sa pagtrabaho, yung mga coconut farmers natin ay masasaya. Kasi binagpagdadali dito, hindi yung copra. Yung copra kasi ay ito yung poor man's coconut eh, na kaya marami sa coconut farmers. Yun nga itatanong ko eh, ano bang kakaibhan ng VCO sa nyog? Sa buko juice? Right. Water, di ba? Yes. Ano ba yan? Ano bang mga therapeutic effects niyan kung meron man? Yung buko, pagkasungkit agad sa coconut tree, so you open it and then kukunin mo yung coconut meat, yes, yung naman, water, yes. Yun na yung pupunta sa pasteurization process. Ito na yung coconut water natin. Yung maybe coconut meat. Ano matanda ng coconut? Yung kailangan. Mature na na coconut. Saka mas marami yung oil. Kasi yung mature na coconut, pinakamarami yung oil. So yung coconut meat, yung puti, immediately, pagkabukas yun ay process kagad, pinapress yung dinadry o pinapress agad para makuha yung langis. At ito na yung ating virgin coconut oil. Ito ay unrefined, hindi nilalagay ng mga additives, hindi nilalagay mga colorants. Kaya tinatawag nila na virgin eh. Very raw, but at the same time, already edible. Yun namang copra, ito yung pinapausukan pa, tapos pinapinit sa araw, it takes weeks bago maayos, i-refine, i-bleach, i-deodorize, maraming mga proseso pa. Ang virgin coconut oil natin ay immediately pressed and meron ka na kagad ng coconut oil. So, Mr. Reyes, are you saying it's actually easier to extract the oil rather than copra? I mean, it's actually a simpler and therefore cheaper process? Yeah, very good question. Yes, it's much faster and simpler also. Kasi after a few hours, the moment you open it, meron ka na kaagad na final product. In comparison to yung copra na it takes weeks and months bago maging cooking oil. Doon sa question na is it cheaper? Kasi ito naman ay yung mga small scale, karamihan ng mga, unlike yung mga copra natin, na we have almost 1 million metric tons ng copra oil. Ang VCO natin ay maliit pa, mga 30,000 metric tons. So yung economy of scale, wala pa sa VCO. Hopefully, kung meron ng demand, whatever demand meron tayo or whatever the world has, because mag-switch lang yan from the copra oil, magiging VCO. CO is much better for our economy, for our farmers. Ano, binanggit nyo na you are exporting, no? Gaano kalaki na kaya yung nadagdag simula nung pandemic? Nag-umpisa yung pandemic. Yung mga pinadadala nyo ngayon? Ang marami ngayon sa Amerika eh. Mostly sa Amerika. Nagkikwento nga sa akin. Ayaw kasi nila mag-mask doon eh. Oo nga, baka gusto nila yung VCO na gagamitin nila. Mga Pilipino po siya o foreigner yung interested? Mga foreigners. Foreigners. And there are even foreigners who have invested in a VCO processing plant sa Pilipinas na natutuwa. Eh, po mga coconut farms natin are in depressed areas eh. In Luzon, Visayas, and Mindanao. At pag napupunta sila dito, nagbibigay sila ng foreign direct investments, nakatulong sila sa mga sa jobs, sa economy. Sa America, yeah, we are shipping a lot. Nakita ko po, even sa Google search, it's search niya ang VCO, yung trending since March. Yes.
prior to March 2020, medyo flat eh. But starting March, nag-trending upwards ngayon ang ating VCO searches, primarily from the US. At yun nga, nasasabi sa akin ng ating mga VCO producers na yung mga buyers, foreign buyers natin, ay they want to already book as far forward as possible. Mr. Reyes, I was gonna ask, I mean, yung nabanggit yung trending is this is searches for VCO, but I was wondering, can as head of the VCO producers, can you put a number to that? I mean, can you put a number to the global potential market and demand right now for VCO? And of that number, what percentage ang kayang isupply ng Pilipinas? Ang ating total export is around 30,000 metric tons or 30 million liters of virgin coconut oil. And that is around 60% already of the market share. So you could say that it's maybe 40 to 45 million liters ng VCO demand sa ngayon. And we capture 65% of that because of our standards na we have put up since 2005. Yung mga kalaban natin ay sa Sri Lanka at sa ang maganda kasi ang pinakamalaking producers na kalaban natin ay India at Indonesia. Pero sa kanila sa India, yung coconut is like a religious symbol. When they go to the temple, they bring a coconut, they break it. So the local demand of coconut in India is so much. Kaya hindi sila masyadong naka-export. So in Indonesia, they have around more than 300 million population. Sa binagabit nila sa curry. So the world is actually expecting and looking forward to the Philippines to supply yung demand ngayon ng for VCO. Pero hindi siya mura. Hindi siya mura. I mean, Kung po sa binanggit nyo na, you know, X thousands liters and so on, magkano po per liter or per ton? Kung magkano naman yung unit price? How much does that come to? Ngayon, ang export price ngayon is around 4,300 per metric ton. Mga 4.2 per kilo o yung mga 200 to 250 pesos per kilo. At yung sa retail natin, punta kayo sa mga butika dito, binibenta to ng mga 200 ml mga 200 pesos. Yes. 200 pesos a retail price. Pero yung export price mo when you buy in bulk ay mga 200 pesos for 1 kilo. Yes. So with demand jumping, are you expanding? Lahat kayo mga member ng association niyo, you're expanding ba? Bumibili kayong dagdag na lupa or are you raising your capacity for production? What we are seeing is there are more foreign direct investments ng VCO processing facility from the US. Meron din sa China. Nakikita nila that China will also be the next big demand ng VCO for antimicrobial application. Yung sa mga current natin na producers, they are planning in expansion, in expanding. Yung iba kasi nakapag-put up na sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, kaya they are very well prepared already in itong mga biglang surge in demand of VCO.